Bumuhos ang hinagpis ng mga kapatid na si Georgette at Jessica nang dumating ang labi ni Joanna de Mafelis. Lalo't laman ngayon ang kanilang isip ang hirap na dinanas ng kapatid base sa narinig nilang inisyal na resulta ng autopsy. Po na mabigyan ng justisya ng aking kapatid. Kaya po siya umalis po dahil gusto niya matulungan yung mga magulang namin po at saka yung bunso namin kapatid. Sa inisyal na impormasyon ng Ministry of Interior Forensic Team, bali ang tadyang. May mga pasa sa katawan at nagkaroon ng internal bleeding si Joanna. Mga indikasyon na binugbog ito kaya namatay. Hinala ng kanilang pamilya na galit ang amo ni Joanna na magplano itong umuwi ng Pilipinas. Hindi na halos nakakakain ang mga magulang ni Joanna sa tindi ng pagdadalamhati sa kanyang sinapit. Kaya pinapuntahan na sila ng DSWD at pina-check up. Posible namang personal na makiramay si Pangulong Duterte sa pamilya. Ayon sa OWA, 550,000 pesos na financial, livelihood at educational assistance ang tiyak nang matatanggap ng pamilya ni Joanna. At hindi natin mapapalitan ang buhay ni Joanna, but what we usually tell the grieving families is that when an OFW passes away, she or she leaves something behind. Iniutos naman ni Labor Secretary Silvestre Bello III na i-recall ang Polo OWA Welfare Officer sa Kuwait na si Sara Concepcion. Ito'y matapos mabigo si Concepcion na aksyonan ang paghingi ng tulong ng pamilya de Mafelis para hanapin at ma-rescue si Joanna sa loob ng isang taon. Ayon kay Concepcion, simula pa 2016 ay humihiling na ng dagdag na staff ang OWA Kuwait dahil sa dami ng kanilang trabaho. Masyadong maraming cases of abuse na madali sanang malaman kung yung communication system maganda. No? But ang sabi namin, there's always no excuse to be discourteous or hindi maasikaso yung isa. Ayon naman sa DOLE, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang investigasyon kaya posibleng madagdagan pa ang mga tauhan na marirecall o matatanggal sa pwesto. Sa ngayon ay pinaghahanap pa rin ang mga suspek sa pagpatay kay Joanna. Bukas ay iuwi na sa Sara Iloilo ang kanyang mga labi. Zen Hernandez, ABS-CBN News.